Magandang araw mga kalahi, ito muli si Apo Adman ng Lunting Agama Natural Divine Art Shine of Healing. At pag-uusapan natin ngayon ay ano bang mga bagay, mga nakakapekto sa ating panaginip. Usually meron kasing sumulat sa atin na gabi-gabi daw siya nakakapanaginip ng mga taong patay. So, ang gusto kong sagutin doon, syempre gabi-gabi tayong natutulog. So, gabi-gabi rin tayong makakapanaginip, no? Pero joke lang po. Pero ang nakaka-bother dito ay bakit ka nakakapanaginip ng mga taong patay? So, alam nyo ba na ang pagkain ay nakaka-apekto rin sa pattern ng ating pagtulog at gayon din sa ating panaginip? At isa rin po yung activity natin bago matulog. So, kung bago tayo matulog, nagbabasa tayo, nanonood, o kaya nakikinig ng radyo, ay maaaring maka-apekto rin to sa ating panaginip. Lalo na kung meron tayong problema na dinaramdam o sama ng loob. So, lahat ng mga iyan ay ating mapapanaginipan o maisasama natin sa panaginip. Gayun din kung nakikipagkwentuhan tayo sa ating mga kaibigan o yung pagtetelepono o pagchat-chat, nakaka-apekto rin yan sa ating pagtulog na maaari ding maka-apekto sa ating panaginip. Kung kayo ay matutulog, kumbaga pinapayo ng mga eksperto, lalo ng mga manggagamot, na sana ay matulog tayo bago mag-alas 11 ng gabi. Dahil sa mga oras na ito, ang katawan natin ay may sariling natural body clock kung saan ay nag-re-release siya ng hormones tuwing alas 11 ng gabi, yung tinatawag na melatonin, no? Siya yung parang security guard na tumatakbo sa ating katawan at hinahanap or parang chine-check up kung ang katawan natin ay may sira. At kung merong may sira, yung melatonin na yon, siya yung nag-a-activate sa mga healthy cells natin, killer cells, para apuksain ang mga kalaban na pumapasok sa ating katawan. So, ibig sabihin, sa traditional na pamamaraan ng gamutan, naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na gamutin ang ating sarili. We are, kumbaga, each of us has our powers to heal ourselves. So, ang ginagawa ngayon ng manggagamot, sila lang ay gumagabay or nag-a-assist para palakasin ang ating katawan na yung kakayahan natin na gamutin ang ating sarili. Sa ating pagtulog ay maraming nagaganap. Bukod ang kaluluwa natin ay naglalakbay sa kabilang mundo na maari din talaga nating makita ang mga kamag-anak natin na yumao, no? Kaya nga sa panaginip, kadalasan ang mga taong namatay ay doon natin nakakausap. Ganyan din ang ginagawa ng mga seance session, no? Or yung mediumship, na parang ang mga tao na nagkakandak ng seance ay pumupunta sa alpha level or yung sa semi-sleep sleep state ng consciousness natin. Kaya pag tayo ay natutulog, ang kaluluwa natin ay naglalakbay sa astral world o sa kabilang buhay o sa mundo ng mga espiritu para makita natin ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Ngayon, kung talagang nababothered ka sa gabi-gabi mong pagtulog at pagpapanaginip ng mga taong namatay, ay ina-advise ko na magdasal ka muna. At sa iyong pagdadasal, doon mo isaad, ilahad yung mga bagay na gusto mong makita at mapanaginipan. Gayun din yung kahilingan mo. Dahil sa panaginip, doon lahat nagsisimula ang ating mga pangarap at ang ating mga kahilingan. Sana makita mong maigi doon sa panaginip mo yung mga bagay na gusto mo para pagkagising mo, meron itong tsansa na magkatotoo. So yan lamang po. Maraming salamat.